Kabanata 3851. Tulad ng para sa pangatlo, natural ang sariling lakas ng gumagamit. Ang lahat ng mga sand at ang mahika ay hindi nangangahulugang isang panghabang buhay na makina ng paggalaw na maaaring magamit ng walang hanggan. Kunin ang pagkakasunod-sunod ng Thunderbolt, mayroong dalawang uri ng gayong mga sand at ang mahika, ang isa ay ang tagapagdalisay ng direkta sa pagkakasunod-sunod ng kulog, kahit na ang mga taong walang paglilinang, hanggat alam nila ang mantra, ay maaari ding gamitin nito. Ngunit sa ganitong paraan, kung gaano katagal at kung gaano karaming beses ang maaaring gamitin, ay ganap na nakasalalay sa dami ng espiritual na enerhiya na nakapaloob sa order ng Thunderbolt. Ang parehong prinsipyo ng water gun kung gaano karaming tubig ang maipapakita, hindi sa kung sino ang gumagamit nito, ngunit sa kung gaano karaming tubig ang nakaimbak sa loob. May isa pa, ang tagapagdalisay ay gumagamit ng espiritual na enerhiya upang pinuhi ng Thunderstorm Talisman Seal sa loob ng order ng Thunderstorm, at sa bawat oras na gagamitin mo ito, dapat mong ipasok ang espiritual na enerhiya dito upang pasiglahin ito. Ngayon para kay Charlie, ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ay dalisay na, kaya binalak niyang gamitin ang pangalawang paraan upang pinuhi ng Soul Penetrating Blade. Sa ganitong paraan, ang Soul Piercing Blade na ito ay maaari lamang niyang gamitin, at walang ibang makapagbibigay inspirasyon dito. Gayunpaman, ang pinakamagandang material na mayroon si Charlie para sa pagpino ngayon ay ang natitirang mga higanteng kabibe. Maliban doon, walang ibang pagpipilian. Kaya, ginamit niya ang bahagi ng natitirang higanteng kabibe upang pinuhi ng isang Soul Piercing Blade para sa kanyang sarili. Nagdagdag siya ng 10 layer ng Flying Blade Talisman sa Soul Piercing Blade upang ang kapangyarihan ng blade ay medyo mas nakokontrol. Matapos ang talim na tumusok sa kaluluwa ay pino, ang kabuuan ay halos kapareho ng haba ng kolorete ni Claire, mukhang, tulad ng isang lumilipad na kutsilyo na inukit mula sa mga shell, ang buong katawan ay higanteng kabibe na makulay na kulay perlas, lubhang katanji tangi. Kahit sinong makakita nito, mararamdaman na ito ay isang maliit na sasakyang dagat lamang, walang kukuha nito bilang sandata. Upang masubukan kung gaano kalakas ang talim na ito na tumatagos sa kaluluwa, nagmaneho si Charlie ng mag-isa patungo sa Champs Elysees Spa, direkta mula sa Mid-Mountain Villa sa paligid hanggang sa likod, pagkatapos tumawid sa ilang bundok, patungo sa isang madhong walang tao na lambak. Sa lambak na ito, nagbigay inspirasyon lang siya ng isang patong ng lumilipad na talisman ng talim, naramdaman nito ang isang dinakikitang talim na gawa sa aura na sumisipol mula sa dulo ng daliri, agad na pinutol ang puno ng cypress na kasingkapal ng isang palanggana ng mukha sa kanyang harapan. Tingnan ang isang siksik na puno ay biglang pinutol sa pa-ilis, pagkatapos ay ang itaas na kalahati ng puno ng kahoy na may siksik na mga sanga ay gumuho, isang sandali, ang isang malaking bilang ng mga ibon mula sa mga dahon ng puno ay lumipad sa takot, at ang ilang natatakot na mga ardilya ay tumakas din. Si Charlie mismo ay nagulat sa malakas na puwersa, gayunpaman, hindi pa ito tapos. Matapos putulin ng talim ang unang puno ng cypress, nagpatuloy ng paatras, at pagkatapos ay pinutol ang tatlong puno, hanggang sa ikalimang puno, ang lakas ng talim na tumatagos sa kaluluwa ay nabawasan ng malaki, ang puno ng puno ay pinutol ang kalahati, na sa wakas ay nawala. At sa harap ni Charlie, apat na puno ang gumuho sa isang putok, ang masukal na kakahuyan, biglang nawala ng laman ang isang malaking lugar. Tiningnan niya ang eksena sa harap niya, at tumingin sa hindi nakakapinsalang higanteng kabibe sa kanyang kamay, bamulong, ang bagay na ito, isang layer lamang ang may ganoong kapangyarihan, kung ito ay 10 patong, hindi ba ito mapuputol ng 12 ng mga puno sa isang hininga? Iniisip din niya kung ano ang magiging epekto ng puwersa ng pagputol ng 12 ng malalaking puno sa isang hininga kung gagamitin ito sa mga metal at bato. Kaya, agad siyang naghanap ng isang malaking bato na kasing laki ng isang adultong elepante at, na pinaghiwalay ng ilang dosenang metro, marahas na gumawa ng 10 patong na talim na tumatagos sa kaluluwa. Sa sandaling ito, naramdaman na lang niya na parang 30% ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan ang naubos kaagad, na sinundan ng isang napakalakas na pagsabog ng espiritual na enerhiya na sumasabog sa kanyang harapan. Ilang sandali pa, ang malaking bato, na parang pinasabog ng mga pampasabog na bumukas sa bundok, boom, ay tuluyang nabasag sa hindi mabilang na mga sirang bato na lumilipad sa kalangitan.
Isang oras, ang pagbagsak ng mga labi, na puno ng alikabok ang paligid, simpleng tinakpan ang kalangitan. Tumayo si Charlie sa pwesto at tiniis ang pagbuhos ng mga labi na tumagal ng ilang segundo, ang bawat piraso ng mga labi ay nagdadala ng malaking puwersa at pinutol ang mga damit ni Charlie hanggang basahan. Sa kabutihang palad, ang kanyang katawan sa pamamagitan ng aura, pati na rin ang isang malaking bilang ng mga rejuvenation pills upang palakasin, ay matagal ng kasing lakas ng bakal, kung hindi, ito ay talagang madudurog sa pamamagitan lamang ng isang suntok sa isang mabuting layunin. Matapos ang pag-ulan ng mga labi, si Charlie ay tula lang tumingin sa orihinal na lokasyon ng malaking bato, bago ito ay napakalaki, ngunit ngayon, ang lugar ay walang laman. At ang bundok sa likod ng malaking bato, nabasag din ang lapad na halos 1 metro, mga 3 o 4 na metro ang lalim na butas. Ang puso ni Charlie ay labis na nabigla, ngunit lubos ding nasiyahan. Hindi niya napigilan ang palihim na mapabuntong hininga. "Joseph, ang batang iyon ay talagang napakaswerte, mabuti na lamang at nagpunta ako sa bundok ng Waitress noon, hindi ko naisip na pinuhin ang gayong katawan ng talim na tumatagos sa kaluluwa. Kung hindi, kung sa bundok ng Waitress para bigyan sila ng ganoong suntok, natatakot ako na baka direktang mawala siya kasama ang kanyang mga commander at sundalo sa labanan." Ipoypo, tinalikuran din niya ang ideya ng patuloy na subukan ang 10-layer na Thunderstorm Order. Sa epekto ng 10 layer ng soul-piercing blade, 10 layer ng kulog ay nagutos na ibaba ang makalangit na kulog, natatakot na ang buong mga tao sa Ores Hill ay masindak. Kabanata 3852. Sa pag-iisip na ito, dali-daling inalis ni Charlie ang 2 espiritual na anting-anting, at pagkatapos ay mabilis na umalis sa pinangyarihan ng krimen. Bumalik sa Champs Elysees Spa Villa, nagpalit siya ng damit, at hiniling kay Isaac na ayusin ang 1 tao na magpadala sa kanya ng bagong suit, bago umalis sa Champs Elysees at magmaneho pabalik sa lungsod. Habang nasa daan, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Orville. Sa telepono, sinabi ni Orville, "Master Wade, ang Smith na iyon mula sa Amerika noong nakaraang pagkakataon, ay muling pumunta sa akin, na nagsasabing gusto niyang gumastos ng 1,500,000 dolyar, na nagmamakaawa na makilala ka ni Liang." Muli, umiti si Charlie at Caswell na sinabi, "Huwag mo na siyang pansinin, hayaan mo siyang bumalik sa pinanggalingan niya." Agad na sinabi ni Orville, "Okay, kung gayon may magpapalayas ako sa kanya." Para kay Charlie, ang unang pagkakataon na nakilala niya si Smith ay upang pukawin ang kanyang gana, o maging ang gana. Dahil napukaw na ang kanyang gana, natural na hindi na niya kailangan pang alagaan siya. Kuwit-kuwit. Sa sandaling ito, Ores Hill Classic Mansion. 2 araw at 4 na pagkain na ang kinakain ni Stella sa Golden Box. 4 na pagkain, hindi na niya hinintay na lumitaw si Master Wade na may one-sided encounter. Hindi naubos ang kanyang pasensya sa paghihintay ng 2 araw, ngunit medyo hindi napigilan ang kanyang gana ng kumain ang buong piging na ito sa loob ng 4 na araw. Upang mapanatili ang kanyang figure at upang matiyak din ang kanyang kalusugan, karaniwang binibigyang pansin niya ang kanyang dieta. Bagamat hindi siya vegetarian, mayroon siyang napakalinaw na kontrol sa karne, bihira siyang kumain ng pulang karne, at bihirang kumain ng hilaw na seafood, at kadalasang kumakain ng lower calorie na manok. Ngunit sa isang lugar tulad ng Classic Mansion, ang manok ay isa sa mga pinakahindi kaakit-akit na sangkap, kaya ang tanging nasa mesa ay ang sopas na gawa sa manok, ngunit ang sopas na ito ay karaniwang ginagamit upang lutuin ang mga napakamahal na sangkap. Halimbawa, ang palikpik ng peting, abalone, mushroom, na lubos na iginagalang na mga high-end na sangkap sa Chinese cuisine. Ngunit ito ay talagang mahirap para sa kanya na lunukan, daan-daang libong dolyar ang 1 talahanayan ng pinakamataas na antas ng piging ng Classic Mansion, sa kanyang opinyon, ay 1 malaking talahanayan ng mahinang kalidad ng protina, pati na rin ang 1 tamang pakete ng gout. Pakiramdam niya, kapag nagpatuloy siya sa pagkain ng ganito, maya-maya ay magkakaroon siya ng anorexia. Kaya, binati niya ang waitress sa loob at tinanong siya, "Hello, pwede mo bang hilingin sa backroom na gawan ako ng chicken salad? Maglagay lang ng 1 salad vegetables at puting nilutong dibdib ng manok, at kaunting salad dressing." Magalang na sabi ng waiter, "Sorry ma'am, wala kaming chicken salad, meron kaming bluefin tuna with caviar salad, Australian lobster sashimi salad,
foie gras black truffle salad, at puffer fish sashimi salad, gusto mo bang pumili ng isa mula rito? Naramdaman na lang ni Stella na kasing laki ng isang balde ang kanyang ulo, at ang mga pangalan ng mga sangkap na ito ay sumasakit na ang kanyang sikmura nang marinig lamang ang mga ito. Kaya't walang magawa siyang sinabi sa waiter, kalimutan mo na ito, pumunta ka na at maging abala. Pagkatapos nito, tumayo siya at sinabi kay Martina at sa iba pa, magpahinga muna kayo, lalabas ako at tingnan kung may mga lokal na merienda sa malapit. Sabi ni Martina, Miss, sasamahan kita. Ilang babaeng bodyguard din ang tumayo at sabay boses na nagsabi, Miss, sasamahan ka namin. Kinawayan ni Stella ang kanyang kamay at sinabing, kung aalis tayong lahat bago pa man mahawakan ang mesang ito, paano tayo babalik bukas? Kung makikita ito ng mga tao dito, tiyak na iisipin nila na kakaiba ito. Pagkatapos sabihin niyon, sinabi niya, hindi muna kailangang sundan ako, lalabas lang ako ng mag-isa, ligtas ito, magiging maayos ako. Alam naman ng iba ang ugali ni Stella na magsabi ng isang bagay at marinig ito, hindi na sila masyadong nagsalita at pumayag na lang. Tumabas si Stella sa kahon at naglakad papunta sa entrance ng Classic Mansion, sakto namang nakita ko ang ilang waiter na humihinto sa isang Amerikano. Ang Amerikano ay patuloy na nagmamakaawa, pakiusap, tulungan mo akong makausap muli si Mr. Orville, nanggaling ako mula sa Estados Unidos ng buong katapatan. Kung matutulungan ako ni Mr. Orville na makipagkita kay Mr. Way, handa akong bigyan siya ng 10 milyong dolyar. Kung hindi mo kaya, kahit na makipagkita ka sa Mr. Wade na iyon. Nang marinig ni Stella ang salitang Mr. Wade, hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot, bamulong sa kanyang puso, Mr. Wade, iniisip ko kung may relasyon ba si Master Wade na iyon. Ang taong ito ay tumakbo mula sa Estados Unidos, nagbibigay ng $10 million upang humingi ng isang tao, ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Kahit na makita si Warren Buffett, hindi ito gumagamit ng hanggang $10 million, na si Mr. Way at Mr. Wade, sa huli, ay banal ba sila. Sa pag-iisip, hindi niya maiwasang mapatingin kay Smith. Sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na medyo pamilyar si Smith. Si Smith, pagkatapos ng lahat, ay ang pinuno ng FDA, ang pangkalahatang direktor ng kaligtasan ng pagkain at droga sa Estados Unidos, at nagkaroon ng isang tiyak na kasikatan, kaya mabilis siyang nakilala ni Stella. Agad niyang nahulaan ang intensyon nitong pumunta sa China at naisip, dahil siya ang pinuno ng FDA, dapat na narito siya para sa Geo-Renewang Pills na kamakailan lamang ay naging isang malaking hit. Sa pag-iisip nito, hindi niya napigil ang umungol sa kanyang puso, Geo-Renewang Pills, Rejuvenation Pill, Master Wade, Mr. Wade, ito, may koneksyon ba? Kabanata 3853. Sa oras na ito, ang desperado na si Smith, na nagmamakaawa pa rin sa waiter ng Classic Mansion, ay hindi napansin na nakatayo si Stella sa hindi kalayuan at nakatingin sa kanya. Gusto lang ni Smith na makita ang mga taga JX Pharmaceutical, magmadaling humanap ng paraan para makakuha ng kaunting JX Renewang Pill, kung hindi, malapit nang mawala ng gamot ang kanyang anak. Gayunpaman, ang attendant ng Classic Mansion ay hindi nagpatinag, at naglabas pa ng salita, na nagsabing, ikaw, Ginoo, kung patuloy kang magiging istorbo, kailangan naming tumawag ng pulis para harapin ka. Nakita ni Smith na matatag ang ugali ng kabilang partido, kaya alam niya ngayon dito sa pag-istok ng ganito ay wala siyang pagkakataon, kaya kinailangan niyang magsalita. Pakisabi kay Mr. Orville, sabihin na babalik ako sa hotel ngayon, at babalik ako bukas para bisitahin siya. Pagkatapos sabihin niyon, tumalikod si Smith at umalis sa Classic Mansion na naglalakad. Sa oras na ito, ang puso ni Smith ay nagugulo at hindi agad sumakay ng taxi pabalik sa hotel na kanyang tinutuluyan, ngunit sa kahabaan ng kalsada, naglalakad ng mabagal sa direksyon ng hotel. Hindi kahit na makita Orville, higit sa na hindi maaaring makita Liang at Charlie. Siya ay may malungkot na kalooban at pakiramdam na siya ay isang nawawalang kaluluwa na gumagala sa kalsada. Ang CIA executive ay naghihintay pa rin ng kanyang balita sa hotel, ngunit kung hindi nila matugunan ng JX Pharmaceuticals, ang misyon ay maa-abort, at pagkatapos ay ang dalawa ay makakabalik lamang sa Washington sa alikabok. Nang siya ay naliligaw, bigla niyang narinig na may nagsabi sa kanyang likuran, Mr. Smith.
Narinig ito ni Smith, hindi sinasadyang tumalikod, at nakita ang isang kahangahangang kagandahan ng Oriental, ay nakatayo sa likuran niya. Nakilala niya ito kaagad at nagulat na sinabi, "Miss Fay, bakit ka nandito?" Natural na kilala ni Smith si Stella. Kahit na ang estilo ng pagkilos ng pamilya Fay sa Estados Unidos ay napakababa, tulad ng maraming pamilyang Hudyo. Ngunit ang lolo ni Stella, si Douglas sa mga taong ito ay gumawa ng ilang nakatutuwang pamumuhunan sa larangan ng pangkat ng pananaliksik at pagpapaunlad ng medikal na gamot. Sa pharmaceutical circles, ang kanyang katanyagan ay mahusay. Sa Estados Unidos, maraming mayayamang negosyante, ngunit kakaunti sa kanila ang nakakakuha ng halaga ng pera upang mamuhunan sa larangan ng medikal na gamot tulad ni Douglas. Sa makatuwid, si Douglas ay may napaka-oriental na palayaw sa larangan ng medisina, ang Diyos ng kayamanan. At nagkataon na si Smith ang pinuno ng All-American Pharmaceutical Field, kaya alam niya ang maraming proyektong namuhunan si Douglas, at nagkaroon pa nga ng maraming pakikipag-ugnayan sa kanya, at nagkaroon din ng ilang mga pagpupulong kay Stella sa bagay na ito. Ngayon, biglang nakita si Stella sa Oris Hill, lalo nitong ikinagulat si Smith, hindi niya akalain na si Stella ay ang daan-daang bilyong dolyar na unang ginang ng pamilya, ang makakasagabal sa kanya sa ganoong lugar. Umiti si Stella at sinabi kay Smith, "Pumunta ako sa Oris Hill para magnegosyo, hindi ko inaasahan na nandito rin si Mr. Smith, hindi ko alam kung para saan ang negosyong pinuntahan ni Mr. Smith sa Oris Hill." Hindi nagtago si Smith, tapat na sinabi, "Pumunta ako sa China upang makita ang taong namamahala sa JX Pharmaceutical, upang pag-usapan ang pagpapakilala ng mga gamot." Nagulat si Stella at nagtanong, "Gusto mong makita ang pinuno ng JX Pharmaceuticals? Bakit mo gustong hanapin ang Orville na iyon?" "Kung tama ang impormasyon ko, leader lang siya sa underground world, kaya dapat wala siyang kinalaman sa JX Pharmaceuticals, di ba?" Kabanata 3854. Totoong sinabi ni Smith, hindi alam ni Miss Fay, minsang dinala niliyang ng JX Pharmaceutical ang JX Renuang na pills sa United States para magkusa na hanapin ako, sa oras na iyon ay nasa public relations company siya para gumastos ng $50,000 para makipagkita sa akin. Ngunit sa oras na iyon ay hindi ko alam ang bundok, nasaktan siya, ngayon ay naparito ako upang magmakaawa sa kanya. Sinasadya niya ring hayaan ang Orville na umakyat bilang isang middleman, gusto ko siyang makita, sa pamamagitan lamang ng Orville upang makipagtipan. At isang bayad na $5 million para sa isang pagpupulong. Kung gusto ko siyang makita, pwede lang dumaan sa Orville para magtanong, magkita ng isang beses para maningil ng $5 milyong sa public relations fees. Naalala ni Stella ang pag-uusap na narinig niya ngayon at tinanong siya, "Nakikita ko na hinarang ka ng mga tao ni Orville sa pintuan, dahil ba ayaw kang makita ng kabilang partido?" "Oo." Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Smith at sinabi ni Orville na ang mga tao ng JX Pharmaceuticals ay ayaw makipagkita sa akin. Tumango si Stella at muling tinanong siya, "Nga pala Mr. Smith, ngayon mo lang sinabi na gusto mong makilala ang isang Mr. Wade, pwede ko bang itanong, sino ulit itong Mr. Wade?" Sinabi ni Smith, "Mr. Si Wade ang head of operations ng JX Pharmaceuticals, siya ang gumagawa ng lahat ng desisyon sa pagbibenta ng mga gamot, last time siya pa ang nagbigay sa amin ng 20 kahon ng JX Renuang pills." Muli siyang tinanong ni Stella, "Itong Mr. Wade na tinatawag mo, ano ang buong pangalan niya?" Napaisip si Smith at nakakunot ang noo niyang sinabi, "Isang beses ko lang siya nakilala, parang hindi niya nabanggit ang buong pangalan niya noong nagkita kami." Tanong ulit ni Stella, "Ano itong itsura ni Mr. Wade? Ilang taon na siya?" Nag-isip sandali si Smith at sinabing, "Siya ay mga 20 taong gulang, tama, mas matangkad, mukhang maganda, ngunit hiniling mo sa akin na ilarawan, hindi ko matandaan ng malinaw, pagkatapos ng lahat, isang beses lang nakilala." Sa pagsasalita nito, may naalala si Smith at idinagdag, "Sa pamamagitan ng paraan, ang taong ito ay napakalakas, napakabata, ngunit sa kanya upang pag-usapan ang mga bagay, ang pakiramdam ng pang-api ay napakalakas." Tumango si Stella, sigurado na ang puso niya nakasama nitong si Mr. Wade, ang posibilidad ay ang Master Wade na nakilala niya. Sa pag-iisip nito, muli niyang tinanong si Smith, "Mr. Smith, dumating ka ba ngayon para lang sa JX Renuang Peel?" Hindi alam ni Smith kung ano ang ibig sabihin ni Stella,
ngunit sa pag-aakalang hindi mailantad ang usapin ng CIA, tumanggo siya at sinabing, "Oo, nandito ako para lang sa JX Renuang Pills, bakit nagtatanong si Miss Faye?" Bahagyang huminto si Stella at nagtanong sa kanya na may seryosong ekspresyon, "Mr. Smith, narinig mo na ba ang tungkol sa rejuvenation pill?" Umiling si Smith at nagtatakang nagtanong, "Ano ang rejuvenation pill? Gamot din ba yan?" "Medyo." Sabi ni Stella, "Rejuvenation pill, nakakapag-alis daw ng 100 sakit ang pagkain ng isang tao, at nakakapagpahaba pa ng buhay ng 10 taon, o kahit 20 taon. Ito, sabi ni Smith na nalaglag ang panga, ang ganitong uri ng gamot, ay hindi dapat umiral. Napangiti ng mahina si Stella at tapat na sinabi, "Kung mayroon man, hindi ako sigurado ngayon, ngunit magkakaroon ng auction sa Oris Hill sa ilang araw kung kailan mabibili na ang rejuvenation pill." Awkward na sinabi ni Smith, "Miss Faye, kung tama ang pagkakaalala ko, senior student ka ng Stanford University, tama ba? Nabalitaan ko na pumasok ka sa Stanford sa edad na 15 at nakuha mo ang iyong doctorate sa edad na 21, tama ba?" Tumanggo si Stella at ngumiti sa sarili, "Mr. Smith, sinusubukan mong sabihin na ako, bilang nagtapos sa Stanford, ay hindi dapat maniwala sa mga bagay na sumasalungat sa siyentipikong luika, tama ba?" "Oo, seryosong sabi ni Smith, hindi ako naniniwala na may anumang gamot sa mundong ito na talagang magagawa para mawala ang lahat ng sakit. Higit na kaunti ang anumang gamot sa mundong ito na maaaring magpahaba ng buhay ng isang tao sa loob ng 10 o 20 taon, kung mayroon talagang ganoon. Natatakot akong magulo ang buong mundo." Walang magawang sinabi ni Stella, "Sa totoo lang, hindi ako naniniwala dito, ngunit maraming mga nangungunang tycoon na kumbinsido dito, kasama ang aking lolo. Sa kasamaang palad, ang mekanismo ng auction ng rejuvenation pill, ang antas ng lihim ay masyadong mataas, at walang paraan upang mailabas ito sa auction. Kaya kahit na may ganitong epekto talaga, natatakot ako na hindi malalaman ng outside world, at kahit alam ng outside world, kung walang totoong ebidensya, maririnig nila ang katulad mo, hindi maniniwala." Tumahimik sandali si Smith, at nagsabi, "Miss Faye, tungkol sa auction kung paano lumahok. Pwede ba akong puntahan?" "Walang pagkakataon." Seryosong sinabi ni Stella, "Sarado na ang pagpaparehistro, kung gusto ni Mr. Smith na sumali, maghintay na lang sa susunod." Kabanata 3855. Natuwa rin si Smith sa sinabi ni Stella at tinanong siya, "Miss Faye, saang auction house ang nagdaraos ng auction na ito? Maaari kong subukang humanap ng taong matatakbuhan doon at tingnan kung may anumang paraan para magdagdag ng lugar." Nang sabihin ito ni Smith, hindi niya naisip na may mali dito, siya ay pagkatapos ng lahat ng pinuno ng FDA, isang karaniwang upper class, elite na tao. Marami siyang kilala mula sa lahat ng antas ng pamumuhay, at makakahanap siya ng ilang koneksyon sa ilang malalaking kilalang auction house sa buong mundo. Gayunpaman, narinig ito ni Stella, hindi maiwasang mapangiti ng bahagya at seryosong sinabi, "Mr. Smith, ang auction na ito ng rejuvenation pill ay hindi karaniwan. Ito ay isang lokal na anti-gang kumpanya sa Oris Hill na nakasponsor, ang threshold para sa pagpaparehistro ay napakataas, tanging ang mga tao na may mga ari-arian na higit sa 10 bilyong yuan, ang karapat-dapat na magparehistro. Tinatantsa ko na ang posibilidad ng iyong mga contact ay hindi maaaring mahawakan dito." Natigilan si Smith at sinabing bigla, "10 billion RMB. Masyadong exaggerated ito, tama ba?" Umiling si Stella at sinabing, "Hindi naman ito exaggerated, at napakaraming aplikante na kung 10 bilyon lang ang halaga nila, wala silang pagkakataong makuha ang final entry ticket." Sinabi ni Smith na may gulat na mukha, "Napakaraming nangungunang tycoon ang naniniwala sa himalang gamot na ito na makakapagpagaling sa lahat ng sakit at kahit na mapataas ang pag-asa sa buhay ng higit sa 10 taon. Bahagyang tumanggo si Stella at sinabing, "Oo, gamit ang isang matandang kasabihan, mas mabuting paniwalaan ito kaysa hindi paniwalaan." Walang magawang ngumiti si Smith at sinabing, "Ang ganitong bagay ay parang isang detalyadong scam." Si Stella, gayunpaman, ay nagkibit-balikat at tumawa, "Mayroon akong ilang mga pagdududa noon, ngunit ngayon ay mas kumbinsido ako sa halip, lalo na pagkatapos makilala si Mr. Smith." Nalilitong tanong ni Smith, "Ano ang ibig sabihin ni Miss Faye?"
Umiti ng matamlay si Stella at sinabing, "Wala lang, pero pakiramdam ko maraming ugat sa ulo ko ang naging mas malinaw pagkatapos kitang makilala." Ang hindi sinabi ni Stella ay nadama niya ng higit at higit na ang Master Wade, pati na rin si Mr. Wade sa bibig ni Smith, ay isang napakahalagang figure. Sa isang lugar tulad ng Oris Hill, napakakakaiba na ang dalawang hindi kapani-paniwalang gamot, ang JX Rejuvenation Pill pati na rin ang Renewang Pill, ay maaaring lumabas sa parehong oras. Kung ang mga pahiwatig sa likod ng dalawang gamot na ito ay tumuturo sa dalawang magkaibang tao, ito ay magiging mas hindi kapani-paniwala. Ngunit kung ang mga pahiwatig sa likod ng parehong mga gamot ay tumuturo sa parehong tao, kung gayon ito ay mas makatwiran. Sa pag-iisip tungkol dito, naging mas malinaw at mas malinaw ang mga pahiwatig sa isip ni Stella, Song Group, JX Pharmaceutical, dapat mayroon ding isang karaniwang koneksyon sa likod ng dalawang kumpanyang ito. Hiniling niya kay Martina na kolektahin ang lahat ng impormasyon tungkol sa grupo ng kanta, at ngayon, tila, may isa pa at iyon ay ang JX Pharmaceuticals. Kaya, sinabi niya kay Smith, "Mr. Smith, may gagawin ako, mag-usap tayo sa ibang pagkakataon." Tumango si Smith at magalang na sinabi, "Okay Miss Faye, mangyaring ibigay ang aking pagbati sa iyong lolo." Pagkatapos magpaalam ni Stella kay Smith, agad siyang tumawag kay Martina at hiniling sa kanya na agad na pakilyusin ang lahat ng mapagkukunang kaya niya at kolektahin ang lahat ng nauugnay na pahiwatig ng JX Pharmaceutical sa anumang halaga. Sa gabi, inayos ni Martina ang lahat ng impormasyong nakolekta niya at ipinakita ito kay Stella. Napuyat si Stella para basahin ang lahat ng impormasyon ng dalawang negosyo, Song Group at JX Pharmaceutical, nakasimangot at sinabing, "Warnia Song of Song Group ay nawalan ng mga magulang sa murang edad, ang status sa pamilya ng Song ay hindi mataas, mayroong isang nakatatandang tiyuhin at isang pinsan sa itaas. Noon, ang Song Group ay may mahigit 100 bilyong asset, si Warnia ang may pananagutan sa isang maliit na antique hall. Bago ang antique hall ay hindi nagsagawa ng rejuvenation pill auction, ang buong halaga ng negosyo ay 100 milyon lamang. Sa grupo ng kanta, hindi ito umabot ng 1%, kaya makikita na ang Warnia dati sa pamilya ng Song ay hindi pinahahalagahan. Ngunit kahit na ganoon, dinaig pa rin niya silang dalawa at naging kahalili ng Song Group sa murang edad." Tining na sinabi ni Stella, "Bukod dito, mula sa mga materyales na ito, makikita, ang Song Group major middle at senior positions, walang impormasyon tungkol sa panganay na tiyuhin ni Warnia at sa kanyang pinsan. Na nagpapatunay na hindi lang na overpower ni Warnia silang dalawa, at tuluyang na-squeeze ang dalawa. Sa pagsasalita tungkol dito, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, nagtataka ako, paano nagawa ng isang kabataang babae na matagal nang nawala ng mga magulang at medyo nasa gilid ng pamilya ang nagawang gawin ang lahat ng ito." Kabanata 3856. Sinabi ni Martina, "Sa palagay ko, ang Warnia na ito, ay dapat na isang uri ng paraan, hindi pangkaraniwang malakas na babae." Kinagat ni Stella ang kanyang mga labi at sinabing, "Kung totoo yun, ang babaeng ito ay hindi isang ordinaryong malakas na babae, kung hindi, paano siya mananalo sa laban para sa 100 bilyong ari-arian ng pamilya?" Saying that, she added, "And JX Pharmaceutical." Ang hinalinhan ng negosyong ito sa Oris Hill ay Way Pharmaceutical, pati na rin ang Kobayashi Pharmaceutical ng Japan. Ang dalawang kumpanyang ito, ang laki ng agwat ay malaki, ang Way Pharmaceutical ay maaaring masubaybayan sa pinakamataas na halaga sa merkado na may 1 bilyong yuan. Ngunit ang Kobayashi Pharmaceutical peak market value na 100 bilyong yuan, 100 beses na mas mataas kaysa sa Way Pharmaceutical. Ngunit ito ay dalawang magkaibang bansa, magkaibang sukat, magkaibang focus ng kumpanya ng parmasyutiko, ngunit natapos ang pagsasama. At saka, after the merger, both of them are only minority shareholders, the majority shareholder is a very mysterious offshore company. Ang dalawang kumpanya ng parmasyutiko na ito, parehong mga negosyo ng pamilya, ang tagapagtatag ng Wei Pharmaceutical ay pinangalan ng Yongzheng Wei, at ang tagapagtatag ng Kobayashi Pharmaceutical ay pinangalan ng Kobayashi Masao. At ang kasalukuyang pangkalahatang tagapamahala ng JX Pharmaceuticals, si Liang Wei, ay ang iligal na anak ni Yongzheng, ang tagapagtatag ng Wei Pharmaceuticals. Dati sa Wei Pharmaceuticals,
wala man lang siyang maayos na posisyon, ang driver at assistant lang ng kanyang kapatid sa ama na si Bar Inaway. Mula dito, ang sitwasyon ni Liang sa pamilyang Wei ay mas masahol kaysa sa nakaraang sitwasyon ni Warnia sa pamilya Song. Sa pamilyang Wei, hindi na siya isang bagay na hindi siya pinahahalagahan, ngunit kahit na nakatanggap ng matinding panunupil at pagtatalik. Ngunit, ito ay isang labis na inapi na illegitimate na anak, nakakagulat, noong nakaraang taon ay matagumpay na naibalik upang maging master, maayos na naman ang Wei Pharmaceutical. At pagkatapos naman na hiniliang ang Wei Pharmaceutical, hindi mahanap ng Wei Pharmaceutical si Yongzheng, at ang impormasyon ng nakatatandang kapatid ni Liang na si Bar Ina. Kung hindi ako nagkakamali, ang mag-ama na ito ay pinalayas na rin. Si Warnia ay pinalayas lamang ang kanyang panganay na tiyuhin at pinsan, ang kanyang lolo na si Song Jimo ay buhay pa pagkatapos ng lahat, umatras, kung ang kanyang lolo ay buo ang suporta sa kanya, hindi imposibleng mamana niya ang posisyon ng ulo ng pamilya. Ngunit itong si Liang, gayunpaman, pinalayas ang kanyang ama at kapatid sa ama, na siyang may-ari ng Wei Pharmaceuticals. So I wonder how he, an illegitimate son na magsisilbing katulong lang sa kapatid niya sa bahay, nagawa niyang kusang tumabi at magbigay daan sa kanyang ama. Ito ay hindi makatwiran. Nang marinig ito, hindi napigil ang mapabulalas ni Martina, Miss, sa tingin mo ba sa likod nilang dalawa, maaaring may malakas na tao na tumutulong sa kanila? Matigas na sinabi ni Stella, dapat meron. Pagkatapos sabihin niyon, idinagdag niya, namana ni Liang ang Wei Pharmaceuticals, nagsagawa ng inisyatiba upang pagsamahin ang Wei Pharmaceuticals sa JX Pharmaceuticals. Ngunit ang JX Pharmaceuticals ay isang shell lamang nakakarehistro lamang nang wala pang isang taon, iyon lang. Ang halaga sa merkado ng higit sa 100 bilyong RMB Kobayashi Pharmaceuticals, ngunit kinuha din ang inisyatiba upang sumanib sa JX Pharmaceuticals, ito ay mas hindi kapanipaniwala. Pagkatapos, inilabas niya ang impormasyon ng Kobayashi Pharmaceuticals, itinuro ang larawan ni Kobayashi Masanao dito, at sinabing, ang taong ito, ang nagtatag ng Kobayashi Pharmaceuticals, ay dating pangulo rin ng Kobayashi Pharmaceuticals, Kobayashi Masanao. Ngunit ang Kobayashi Masao na ito ay namatay sa pagkalason noong nakaraan, ang chismis ay pinatay ni Kobayashi Ichiro ang kanyang ama, at ang kanyang kapatid na si Kobayashi Jiro ay nag-alok pa ng isang malaking gantimpala upang patayin si Kobayashi Ichiro upang ipaghiganti ang kanyang ama. Gayunpaman, nawala kaagad si Kobayashi Jiro, nabawi ni Ichiro ang kontrol sa Kobayashi Pharmaceuticals, at pagkatapos ay pinagsama ang Kobayashi Pharmaceuticals sa JX Pharmaceuticals. At ibinigay pa ni Kobayashi Ichiro ang 70% ng mga bahagi ng Kobayashi Pharmaceuticals para sa kadahilanan ito. Sinabi ni Martina na may malaking hinala, nang makita ko ito, nakita ko rin na hindi ka panipaniwala, talagang hindi ko maisip kung sino ang basta na lang isusuko ang 70% ng daan-daang bilyong asset ng pamilya na tulad nito. Kabanata 3857. Pinagsama-sama ni Stella ang isang malaking tumpok ng impormasyon sa kanyang harapan at bamaantong hininga, hindi ko talaga inaasahan na ang isang maliit na lungsod tulad ng Ores Hill ay magkakaroon ng napakaraming magagandang bagay na pag-isipan. Pagkatapos nito, idinagdag niya, si Warnia man, Liang, o si Kobayashi Ichiro na iyon, sa likod nila, tiyak na may isang taong may mata sa langit. Tanong ni Martina, Miss, sa tingin mo ba ang nasa likod nila, si Master Wade din ba iyon? Tumango si Stella at mahinahong sinabi, sa palagay ko, sa ilang mga insidenteng ito, ang mga katangian ng misteryosong tao sa likod ng mga ito ay lubos na nagsasapawan, kaya malamang na ito ay ang parehong tao. Sa pagsasabing kinuha niya ang mga financial statement ng Wei Pharmaceuticals at sinabing, tingnan mo, ang Wei Pharmaceuticals ay dating isang medium-sized na kumpanya ng pharmaceutical, at ang merkado ay limitado sa loob ng China. Ang kanilang mga pahayag sa pananalapi ay makikita, nagbenta sila ng ilang mga gamot, karamihan ay may maliit na kita, ang margin ng kita ay napakababa. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Stella, nag-invest si Lolo ng maraming pera sa larangan ng parmasyutiko sa nakalipas na ilang taon. Mayroon din akong ilang pananaliksik sa larangang ito,
Kung ang isang kumpanya ng parmasyutiko ay may napakababang kita na margin, ang pinakamalaking posibilidad ay wala silang anumang natitirang mga high-end na produkto, ang Waze Pharmaceutical ay isa sa gayong kumpanya. Nagulat si Martina, Miss, kung gayon, ang Waze Pharmaceutical ay walang kakayahan na bumuo ng JX Renoang Pills. Natatakot ako na kahit na ang mga nangungunang kumpanya ng parmasyutiko sa mundo ay halos hindi makabuo ng ganitong uri ng gamot, hindi banggitin ang isang Waze Pharmaceutical lamang. Oo, tumanggo si Stella at sinabing, ito ang susi, walang kakayahan ang Waze Pharmaceutical na bumuo ng JX Rejuvenation Pill. Not to mention the JX Rejuvenation Pill, even the JX Stomach Powder, imposibleng mabuo para sa kanila. Ginamit ko na ang gamot na ito, tiyak na ito ang pinakamahusay na gamot sa tiyan sa merkado. Tanong ni Martina, kung gayon ang JX Stomach Powder at JX Rejuvenation Pill, ito kaya ang teknolohiya ng Kobayashi Pharmaceutical? Imposible rin naman. Kinaway-kaway ni Stella ang kanyang kamay at sinabing, ang Kobayashi Pharmaceutical noon ay mayroong isang fist product na tinatawag na Kobayashi Stomach Powder na may parehong positioning gaya ng JX Stomach Powder. Ngunit ang lakas ng produkto ay higit sa 1 grado na naiiba. Sa lakas ng produkto ng JX Powder, sa sandaling mabenta ang JX Stomach Powder at ito ay ganap na naipamahagi, ang Kobayashi Stomach Powder ay hindi nakapagbenta ng 1 pakete. Martina pursed her lips, then said, kung ganoon, ang teknolohiya ng JX Pharmaceutical, mula rin sa mga mahiwagang tao sa likod ng Waze Pharmaceutical at Kobayashi Pharmaceutical. Tumanggo si Stella, na may mga shellfish na parang ngipin na bahagyang kinagat ang manipis na ibabang labi, sinampal ang mga ito sa kasinabing. Ang mana ni Warnia sa Pamilya Song ay may misteryosong tao sa likod ng pagbibigay ng tulong, ang iligal na anak ni Wei ay tumalikod upang maging master sa likod nito. Mayroon ding misteryosong tao ang JX Pharmaceutical sa likod ng teknikal na suporta, at ang Warnia's Antique Hall ay maaaring mag-host ng auction ng rejuvenation pill, mayroon ding misteryosong tao sa likod nito. Napakaraming misteryosong tao, para sa akin ay lahat sila ay magkakaugnay. Bukod dito, maging ito man ay ang JX Stomach Pill, o ang JX Rejuvenation Pill, o ang Renoang Pill, ang tatlong gamot na ito ay pawang mga sinaunang gamot na Chino. At ang kanilang mga nakapagpapagaling na epekto ay hindi pangkaraniwan sa mga tuntunin ng kani-kanilang mga larangan, kaya sa palagay ko ang tatlong gamot na ito ay maaaring manggaling din sa kamay ng parehong tao. Kabanata 3858. Naalala ni Martina ang isang bagay at sinabi niya, tama miss, hiniling mo sa akin na hanapin ang mga nangungunang sikat na doktor sa Oris Hill noon, nagmapa ako sa gilid ko at nalaman kung mayroong kahit libu-libong Chinese na doktor sa Oris Hill. Nagulat si Stella at nagtanong, napakarami. Oo, sinabi ni Martina, sa libu-libong mga tao na ito, 40% ay nagtatrabaho sa mga pampublikong ospital, 30% ay nagtatrabaho sa mga pribadong ospital at klinika, at 30% ay nagbubukas ng kanilang sariling mga medikal na paaralan. Kabilang sa kung saan ang pinakatanyag ay ang isang matandang tradisyonal na doktor na nagngangalang Shi Changki, na nagbukas ng isang medikal na paaralan na tinatawag na Relief House sa Oris Hill, at ang kanyang negosyo ay napakaunlad. Shi Changki, parang may nahuli si Stella, nakasimangot at bumulong, parang narinig ko na ang taong ito, ilang taon na ang nakalipas sa South China Sea ay nagkaroon ng Chinese Medicine Summit. Ang aking lolo ay lubhang interesado, kaya espesyal na lumipad upang dumalo sa oras na iyon, hindi ako pumunta, ngunit nagbasa ng ilang nakasulat na impormasyon tungkol sa summit. Alin ang nagkaroon ng pagpapakilala ni Changki, talagang sikat na sikat ang taong ito sa larangan ng Chinese medicine. Tanong ni Martina, Miss, tapos sabi mo, sinuri lang namin yung misteryosong tao, siya kaya. Kumunot ang noo ni Stella at hindi napigil ang umungol, sa tingin ko ay hindi. Sinabi ni Martina, ngunit pagkatapos ng lahat, tila siya ang pinakamalamang, pagkatapos ng lahat, siya ay isang nangungunang doktor ng Chino, ang paraplegia ay isang mahirap na problema na hindi maaaring gamutin sa gamot sa kanluran. Pero in his place, pwede namang gumaling, yung ganyang tao, yung development ng JX Stomach Powder, JX Rejuvenation Pills or Renoang Pills, hindi imposible. Tumanggo si Stella at sinabing, sa ngayon, tila si Changki ang pinakamalamang, ngunit sa ilang kadahilanan,
pakiramdam ko ang mga bagay na ito ay mas katulad ng gawain ng Master Wade na iyon. Iba ang opinyon ni Martina, sabi niya, Miss, ang Chinese medicine ba ay hindi lahat tungkol sa experience at seniority? Si Changki ay higit sa 80 taong gulang at nagpractice ng medisina ng higit sa 60 taon. Kaya siya ay talagang itinuturing na lubos na iginagalang sa larangan ng Chinese medicine, at makatwiran para sa gayong tao na bumuo ng mahusay na gamot. Umiling si Stella at sinabing, ang background ni Changki sa pagsasanay ng medisina sa loob ng maraming taon ay talagang napakahusay, ngunit palagi kong nararamdaman na may nawawalang maliit na aura ng demonyo. Demonyong aura. Nagtatakang tanong ni Martina, Miss, ano ang ibig mong sabihin ng demonic aura? Sinabi ni Stella, ito ang sinabi ko noon, dapat may demonyo kapag nagkamali, ng demonyong aura, lahat ng karanasan ni Changki ay matubig at natural. Ibig sabihin, ang karanasan ng isang Chinese medicine national, sa madaling salita, makakahanap ang bansa ng hindi bababa sa 10 iba pang Chinese medicine national na may katulad na resume sa kanya, bakit ang iba ay hindi? Sa madaling salita, mayroong hindi bababa sa 10 iba pang mga Chinese medicine practitioner na may katulad na resume, kaya bakit hindi ginawa ng ibang tao ang JX Renewang Pill o kahit na ang Rejuvenation Pill, ngunit ginawa ni Changki. Sinabi ni Martina, kung gayon ang pagpapagaling ni Changki sa paraplegic ay dapat isaalang-alang bilang ang demonyong enerhiya na binanggit mo, tama ba? Tama. Tumango si Stella, bibilanggan mo, ngunit ang pakiramdam sa akin ay tila hindi sapat, at tapat na pagsasalita, kahit na ang Chinese medicine ay isang napakalalim na disiplina. Ngunit ang linya ng trabahong ito ay puno rin ng pandaraya, dahil ang pangalan ng henerasyon ng pangingisda ay hindi rin mabilang. Madalas na sinasabi ng mga doktor na Chino na napagaling nila ang lahat ng uri ng nakamamatay na sakit, ngunit lumalabas na ang karamihan sa mga tao ay mapanlin lang. I want to know the details of the incident, including when it happened, where it happened, kung sino ang pasyente. At kung ang pasyente ay may anumang mga record ng pampublikong ospital, at kung gayon, maghanap ng paraan upang makuha ang lahat ng kanyang mga medical na record, kabilang ang mga larawan, mula sa pampublikong ospital. Nagmamadaling sumang-ayon si Martina at sinabing, Oo Miss, gagawa ako ng tama. Bahagyang tumango si Stella at sinabing may seryosong ekspresyon, kung ang usapin ng pagpapagaling ni Changki sa paraplegic na pasyente ay totoo, kung gayon ang bagay na ito, malamang, ay isang tagumpay. Kabanata 3859. Matapos masugatan si Jacob ng mga tauhan ni Junwei, dinala muna siya ng ambulansya sa Ores Hill People's Hospital. At si Changki ay inimbitahan din ni Charlie, na personal na pumunta sa Ores Hill People's Hospital. Pinakain si Jacob ng kalahati ng blood dispersal heart saving pill. Sa makatuwid, ang lahat ng mga medical na record ng pinsala ni Jacob hanggang sa siya ay gumaling ay itinago sa malaking sistema ng talaang medical ng People's Hospital. Sa paglipas ng mga taon, sa pag-unlad ng mga computer at internet, halos lahat ng mga ospital ay nagsimulang gumamit ng mga elektronikong medical na record. Hindi lamang nito na i-save ang lahat ng impormasyon ng pasyente, ang mga resulta ng bawat pagsusuri, ang mga medical na record na pinuna ng mga doktor at mga sertipiko ng diagnostic. Pero higit sa lahat, i-save din ang lahat ng medical images ng pasyente para madaling ma-access ng mga doktor anumang oras. Gayunpaman, ang malaking sistema ng medical na record na ito, habang maginhawa, ay nag-iiwan din ng malaking nakatagong panganib, iyon ay, ang seguridad ng impormasyon ay hindi ganap na magagarantiyahan. Para sa isang makapangyarihang pamilya tulad ng pamilyang Fei, mayroon silang iba't ibang espesyal na team sa lahat ng oras, kabilang ang mga hacking team. Sa makatuwid, agad na inutusan ni Martina ang mga tao na ihack ang mga pangunahing sistema ng record ng medical ng ilang pampublikong ospital sa lungsod ng Magdamag at pagkatapos ay ginamit ang paraan ng pag-aalis upang makahanap ng mga magagamit na pahiwatig sa ilalim ng mga tagubilin ni Stella. Una, kinuha ni Stella sa hacker ang lahat ng impormasyon ng mga pasyente na na-diagnose na may paraplegia. Pagkatapos, inutusan niya ang hacker na suriing mabuti ang mga kaso ng mga paraplegics na ito upang makita kung mayroong anumang mga record ng paggaling at paglabas. Hindi nagtagal, isang kopya ng mga resulta ang inihatid sa kanya. Sa nakalipas na mga taon, mayroong 1,300 mga pasyente na na-diagnose na may paraplegia sa Ores Hill, kung saan 12 ang ay pinalabas mula sa ospital.
Ngunit ang tinatawag na paggaling ay kadalasang dahil sa katotohanan na ang gulugod ng pasyente ay hindi ganap na napinsala. Kaya pagkatapos ng sistematikong paggamot at paggaling, ang mga naturang pasyente ay unti-unting nakakatayo at nakakalakad ng mabagal, at hindi maituturing na ganap na gumaling. Ang tanging tao na talagang gumaling at nakalabas sa ospital ay ang biyenan ni Charlie na si Jacob. Tiningnan ni Stella ang mga record ng ospital ni Jacob, nagulat, at sinabi, ang lalaking ito, na-admit sa ospital noong tag-araw dahil sa isang aksidente sa sasakyan, ang mga resulta ng admission CT ay nagpapakita na siya ay nagkaroon ng kumpletong pinsala sa spinal cord. Ito ay hindi maibabalik na paraplegia, ngunit ang kanyang mga resulta sa CT noong hapon ay nagpakita na ang kanyang pinsala sa spinal cord ay ganap na na-recover, ito ay hindi kapani-paniwala. Tumingin si Martina at napabulalas, Miss, ang oras na na-hospital si Jacob ay napakalapit sa oras na pumunta si Chunky sa Oris Hill upang buksan ang relief house. Mayroong hindi hihigit sa isang pagkakaiba ng kalahating buwan o higit pa bago at pagkatapos. Ang taong ito ay malamang na pinagaling ni Chunky. Malumanay na tumango si Stella at sinabing, isang araw para ganap na gamutin ang pinsala sa spinal cord, hindi ito mailalarawan ng mga medikal na kasanayan. Mukhang napakalakas talaga ng Chunky na ito. Ang mga naunang haka-haka ay maaaring maling hula ko talaga. Pagkatapos sabihin iyon, agad niyang sinabi kay Martina, Martina, bukas kahit anong mangyari, kailangan mong kunin ang numero niya, gusto kong pumunta sa relief house para makita siya. Maaga kinaumagahan. Gumamit si Martina ng 50,000 yuan para bilhin ang bilang ng relief house mula sa isang pasyente. Tumatanda na si Chunky at kakaunti na lang ang nakikitang pasyente sa isang araw ngayon, kaya ang kanyang numero ay lubhang in demand. Pagkatapos, pumunta si Stella, kasama si Martina, sa waiting area sa loob ng kanyang clinic. Kabanata 3,860. Kaninang umaga ay nagpapatingin si Chunky sa mga pasyente sa klinika, kaya ang kanyang apo na si Jovia ang gumanap bilang kanyang katulong, tumulong sa harap at likod, at natututo patungkol sa karanasan sa pagkonsulta sa ngayon. Noong una niyang nakilala si Stella, namangha si Jovia sa kanyang hitsura. Bagamat noon pa man ay sobrang tiwala niya sa sarili niyang hitsura, medyo nahihiya pa rin siya sa sarili sa harap ni Stella. Matapos tingnan ang registration voucher sa kamay ni Stella, inayos niya muna itong maupo sa waiting area at sinabing, maghintay ka muna sandali, pupunta ako para ipaalam sa iyo kapag turn mo na mamaya. Tumango si Stella at magalang na sinabi, salamat sa iyong pagsusumikap. Walang problema. Naghintay si Stella sa waiting area ng halos isang oras, at pagkatapos makita ni Chunky ang unang tatlong pasyente, lumapit si Jovia at sinabing, Madam, sundan mo ako. Tumayo si Stella at pumasok sa consultation room ni Chunky kasama si Martina. Tiningnan ni Chunky ang dalawa at nagtanong, sinong dalawa sa inyong dalawa ang gustong magpatingin sa doktor? Sinabi ni Stella, Hello, Dr. Shi, wala ako ngayon para makita ka, pero gusto kitang konsultahin para sa isang kamag-anak ng aking pamilya. Tumango si Chunky at tinanong siya, ano ang problema nitong kamag-anak mo? Napabuntong hininga si Stella, Dr. Shi, na aksidente ang aking kamag-anak kanina, at na-diagnose ito ng doktor bilang paraplegia. Nagtanong kami sa paligid at nalaman namin na nagpagaling ka ng isang paraplegic na pasyente noong nakaraang taon, kaya pumunta ako mula sa Eastcliff para humingi ng tulong sa iyo. Paraplegia. Walang magawang umiling si Chunky nang marinig niya ito, at bahagyang bumantong hininga. Mula sa pagbubukas ng klinika na ito, halos araw-araw ay may mga taong pumupunta sa akin para sa paggamot ng paraplegia. Sila, tulad mo, ay narinig ang tungkol sa kasong iyon noong nakaraang taon, at iyon ang dahilan kung bakit nila ako natagpuan. Ang pasyente ay hindi gumaling sa pamamagitan ng aking mga kasanayan sa medikal, ngunit sa pamamagitan ng pagkakataon. Nagulat si Stella at nagtanong, coincidence. Bakit mo nasabi iyan, Dr. Shi? Seryosong sinabi ni Chunky, hindi ko maibigay sa iyo ang mga detalye nito, kaya't patawarin mo ako, ngunit ang masasabi ko ay ang pagpapagaling sa pasyenteng iyon ay talagang hindi nakasalalay sa akin, at kung gagamutin ko muli ang parehong pasyente, hindi ko ito magagawa. Nagmamadaling nagtanong si Stella, Dr. Shi, sabi mo hindi nasa iyo ang kredito, ngunit ang paraplegia ng pasyenteng iyon ay talagang gumaling.
Kaya sinasabi mo ba na may ibang tao sa likod ng pagpapagaling ng pasyenteng iyon, o sinasabi mo ba na pinagaling mo ang pasyenteng iyon sa unang pagkakataon salamat sa isang uri ng elixir? Sumulyap si Chunky kay Stella na may pagtataka at namangha sa kanyang puso, hindi ko inaasahan na ang babaeng ito ay makakahuli sa mga pangunahing punto sa pagitan ng kidlat at apoy, at mahuli ang dalawa sa kanila ng sabay-sabay. Sa likod ng bagay na ito ng pagpapagaling, mayroon talagang ibang tao, ang taong iyon ay si Master Wade. At, ang pagpapagaling ni Jacob ay talagang salamat sa isang uri ng elixir, at ang ganoong uri ng gamot, ay ang banal na gamot na pinadalisay ni Master Wade. Gayunpaman, napakalinaw din ni Chunky, ang bagay na ito ay tiyak na hindi niya maibubunyag pa, kaya sinabi niya kay Stella. Girl, ang bagay na ito ay hindi maginhawa upang sabihin, kung ang tamang pagkakataon, marahil ang iyong mga kamag-anak ay maaari ding gumaling, ngunit kung mayroong pagkakataong ito, hindi ko alam, ang lahat ay nakasalalay din sa kapalaran ng pagkakataon. Nagmamadaling nakiusap si Stella, Doctor. She, ang kamag-anak kong ito ay talagang napakahalaga sa akin, nakikiusap ako sa iyo na ipakita sa akin ang ilan pang mga pahiwatig. Umiling si Chunky at seryosong sinabi, sorry girl, marami lang talaga akong masasabi, patawarin mo ako. Pagkatapos sabihin niyon, sinabi niya kay Jovia, ibalik ang bayad sa konsultasyon sa babaeng ito. Agad na tumango si Jovia at sinabing, okay lolo. Malugod na tinanggap ni Stella ang katotohanan na hindi na posible para kay Chunky na humingi ng anumang mahahalagang pahiwatig, kaya dali-dali niyang sinabi. Salamat, Dr. Shi, babalik ako at mag-iisip ng ibang paraan, kaya hindi na kailangang i-refund ang bayad sa konsultasyon.